pwede bang ibang topic na lang? Halimbawa, paano maging guwapo ng hindi mo alam? Or paano maging guwapo ng hindi rin alam ng ibang tao? Kapag ka hindi ka niya sinagot, tapos hindi mo binigay yung 100% mo, pagdating sa uli, magsisisi ka. Dapat pala binigay ko lahat. Dapat pala binigay ko ng sobra-sobra. Kasi kulang pa. Pwede ganon. Pag hindi ka niya sinagot at binigay mo yung 100% mo, at least hindi mo sisisihin yung sarili mo. Diba? Ayun ako eh. Sabi sa akin, bakit daw ganun yung ginawa ko, nagda-down yung ano, yung server nila. Ayan ang magagawa ko. Instant ano eh, sensation eh. Diba? YouTube sensation. Ilang views ba yun? 200 lang naman. So, yung nakalagay kasi doon, 200 daw, pero nung nag-usap nga kami ni YouTube, sabi hindi lang talaga malagay yung eksakto na figures doon kasi 290M parang ganoon eh, so kulang sa ano eh, sa space, sobra-sobra yung digits eh, so hindi na nila naipasok. Tapos mayroong mga nagano, may mga nagsasabi, di ba, tumatawag tayo sa ano, sa PLDT, mga ganun, PLDT, yung mga internet providers natin, so yung sinisisi daw nila dahil medyo mabagal daw yung internet ngayon. Guys, wala silang problema, ha, medyo mabagal lang yung internet ngayon dahil medyo nag-viral talaga yung video namin eh. So, yeah, tinatawagan ako ng mga endorsers ngayon. Merong deodorant. Kaya po wala kayong tubig ngayon. Konektado ba yun tayo? Ay, wala kayong tubig ngayon. Oo, kasi yung mga gumagamit ng cellphone, pag pinapanood yung video, parang gustong buhusan ng tubig yung ano eh. Video. Gusto kong buhusan ng tubig. So, seryoso guys, salamat ha. Salamat din sa mga... Sa 200 plus views. Sa 200 plus views. Actually, first time kong ginawa, ito yung mga linya ng mga artista. First time kong ginawa ito, mayroong kakaiba bago yung ginawa namin. Pinaghirapan. Para doon. Pinaghirapan po namin talaga ito. Ibang Jerel tsaka Boyd po yung makikita nyo sa movie na to. Tapos medyo naglipa na po yung mga endorsers nga. So, endorsements. Mga endorsements. So, sa mga sponsors, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa Bubble Man. Dishwashing. Sa, o yun talaga ginagamit natin. Alam nyo na, nagpaparinig na ako. Nagsend sila sa amin dati ng sample. Tapos, binlog ko siya mga ilan yung twice. Ganun. Tapos, sobrang nagustuhan namin. Talaga, hindi na sila nagpadala ulit, pero yung parang ginagamit namin. Laki na nang kinita nyo sa amin, Bubble Moon. Oh, ano ba yung mga endorsements na ito? Scotch Brite. Steel wool. Or may nagsabi, may nag-comment, ang kinis daw ng mukha mo sa cellphone natin. So, baka dapat yung Huawei kuning ang endorser. Huawei! Thank you dun sa 200 views. Feeling ko 100 dun sa'yo. Ulit. At saka, sabi ko dun sa vlog na yun, kinakabahan ako kasi yung 55 subscribers namin, baka mag-unsubscribe. 68 na kami ngayon. 68 ba? Oo. Konti na lang. Ano na, 1 million subscribers.
kayo. Huwag kayo nung nood. Tawa kayo ng tawa. Ayaw nyo naman mag-like at mag-subscribe. 200 views, 68 lang yung likes. Ay, yung ano, subscribers. Oo, kasi nga yung 100 dun sa'yo. Punting ano naman, brad. I-subscribe mo lang o i-click mo lang yun, o. Oh. Diba? Wala ka namang gagawin doon. Kung tinatamad ka magtrabaho, yun na lang gawin mo. Mag-click ka lang na mag-click ng like. Oh, tapos isipan nyo ka, ano nga na dapat may tawag tayo dito? Kung anong tawag ito sa Kalokohan natin? Kasi ilaw na tinakikita yung pag-upuha ko. So, yun. Tawag dito, may nabayaran siya na mag-click copy. May nagtanong si IC tsaka si JC. Nagkataon lang naman talaga na parehas niyang friends. Hindi ko alam magkano sinuhol mo doon sa dalawang yun. So, ang tanong nila, ikwento mo daw, paano na, magbigay ka daw ng advice kung paano daw manligaw ng swabe lang. Ako tinatanong niya? Hindi ako. Hindi kasi mahirap, no? Kasi nung nakaraang topic, kaya napaka ano eh, tungkol sa trabaho. So, nakaka-relate ako eh. Dahil yun yung mga gusto kong gawin eh. Diba? Gusto kong pumasok araw-araw. Gusto kong makita palagi yung boss ko. So, nandun yung ano eh. Nandun yung stock knowledge, kumbaga eh. Sa panliligaw, wala akong kaalam-alam. Pasensya na guys, hindi ko kayo masasagot. Sorry. Ang hirap-hirap mag-edit! Hindi ka naman nag-edit ako. Mahirap kasi dahil ni minsan hindi ko pa na-experience. So, ano na. Bye guys. Thank you for watching. Eh, kailangan natin sagutin eh. Diba? Konti na nga lang subscribers natin eh. Papahiya pa natin sila. Diba? So, kailangan natin sagutin yan. Pero guys, again, just for the sake of discussion, no, may mapagkwentuhan lang tayo para matawa lang kayo kahit konti. No, sasagutin ko yan. Kahit na wala pa akong experience, lahat ng ikukwento ko sa inyo ngayon tungkol sa panliligaw, nakuha ko lang to sa kakilala ng kakilala ng kakilala ko. So wala, hindi talaga first hand sa akin experience. Okay, so ano ulit yung tanong? Oh, para daw manligaw ng swabe lang, inubutom ako. Feeling ko pagsisisilihan ko itong topic na to eh. Paano manligaw ng swabe? Sabi sa inyo, bye guys. Thank you for watching. Pwede pong ibang topic na lang. Halimbawa, paano maging guwapo ng hindi mo alam? Ganun. Or paano maging guwapo ng hindi rin alam ng ibang tao? Paano manligaw? Sige, kwento ko na lang yung ano, yung experience nung yung kakilala ko. Okay, bago siya, nang simula siya ng ligaw, ang ginawa niya mo, nagpaalam siya dun sa parents. Lalo na dun sa... Parents. 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 Nagpaalam siya dun sa parents. Parents. Sa parents. Sa parents. Nung babae. Lalo na dun sa nanay. Okay. Usually... Yun yung madalas nilalaktawan. Oo, nilalaktawan ko talaga yun. Wala, hindi ako... Kasi nga, ito, lahat nilalaktawan ko. Ultimo yung liligawan, nilalaktawan ko yung... Hindi ko pa na-experience yun. So, ang sinasabi nila... Grabe na maangkasana ng bitlog sa kasinungalingan. Ang sinasabi nung friend ko na yun... Itago natin sa pangalan. Itago natin sa pangalan na special tatay. Na huwag mong i-bypass yung parents. Okay, lalo na yung nanay. Kung san dikit yung ano, kung san close yung babae, kumamasboy siya, dikit mo yung nanay. Papasboy siya. Papasboy. Kung mamas girl siya, ligaw mo yung nanay. Pwede ba? Kanin ko sumuwan ligaw ng boy. Kung papas girl siya, ligawan mo yung tatay sa maging close kayo. So, yung kakilala ko, ang ginawa niya noong una, bago siya nanligaw, nagpaalam siya dun sa nanay. Napaka-detalyado. Okay, napaka-detalyado nung kinuwento sa akin ng kaibigan ko. Nung time na down na yon, pagpunta niya dun sa bahay nung babae. Mahihirapan ka yan sa ginagawa mo. Pagpunta din sa bahay nung babae. So, syempre, una, kinausap niya yung babae. O, papaalam ako sa nanay mo. Gusto kong ano, manligaw. So, pagpunta niya dun sa bahay, yung nanay nung babae, nandun daw sa kitchen. Naghuhu
naghugas ng pinggan. Nagluluto yata o nag-u... Ayun, hindi ko nakugana. Ano pangalan ng nanay? Hindi ko matandaan eh. Hindi ko matandaan eh. Pero sounds like, ano eh. Sirena. Para Sirena. So, pagpunta niya doon, so nagpapaalam siya. Yung ginawa niya, so tinignan niya muna, kumaganyan pa raw yung kamay niya kasi kinakabahan siya eh. Yung parang, alam mo yun, nakakatog yung kamay, nalalamig, nagpapawis yung kamay, so kumaganyan pa siya. Teka lang, baka sinusundo na ako ng ambulansya, isang glit, nakapabilar ako. Ganyan guys, kapag may sa Sirena, tabi kayo. Oo, kapag merong Sirena, ambulansya, tabi kayo. Hindi naman nakagitna pa sila. Sinundan pa. So, balik tayo dun sa kinukwento nung kaibigan ko. So, nung nagpaalam siya, medyo mahirap kasi yung nanay, nung nililigawan niya, kasi medyo may kaya sila eh. So, alam mo na, kami, yung mga kami, mga tropa kami, galing kami ng ano eh. Sanay kami sa hirap eh. So, hindi namin alam kung paano magpaalam sa ano sa nanay, yung babae. So, nung kinakabahan siya, yung nanay daw, baka parang alam na, may idea na kung ano yung gagawin. Kasi parang napakaseryoso mo, nakatayo ka dun sa gitna ng kitchen, tapos kinakabahan ka. So tinignan daw siya mula bumbunan hanggang talampakan. Wala pa siyang sinasabi nun ha. So ganun ka kahirap. Pero nung nasabi niya, sinasabi niya na yun nga, medyo gusto ko po yung anak nyo, gusto ko sanang umakit ng ligaw. Ano pangalan ng anak? Yung anak, tago na lang natin sa pangalan. Ano pangalan ng ano, special talk? Hindi ko alam. Talong sa anak ko. Si Aubrey. Si Aubrey. Tago na lang natin sa pangalan Aubrey. Oh, akala ni Aubrey siya yun. Oh, hindi ko yun, Aubrey, ha? Ayoko magbitaw ng joke to. Baka magalit si Aubrey. Baka panganak pa lang. Itago natin sa pangalan Aubrey. Hirap kang mag-sounds like Gerald eh. Hirap eh. So, nawala tuloy ako eh. Hindi ko natuloy alam paano hindi diretso. So, ang nangyari, yung tinanong, nagpaalam siya, gusto ko po yung anak niyo, gusto ko po sana umakit ng ligaw. Kung okay lang po sana, akit ako ng ligaw. Antagal! Antagal bago sumagot ng nanay. Siguro sabi ng nanay po, tira guys naman, pinalaki ko na maayos yung anak ko, tapos dito lang mapupunta kung sakali din. Pero, ang sabi ni nanay, naghugas kamay ngayon. Ay ko, hindi naman ako makakapagsabi niya. Sa akin, hindi naman ako makakapagsabi na oo o hindi. Na depende pa rin naman yan sa anak ko. So, siya yung tanungin mo kung okay sa kanya magpaligaw o hindi. Pag okay sa kanya magpaligaw, okay na rin sa akin. So, supportahan ko naman yung anak ko, sabi niya. So, syempre, malakas na loob ko na oo o na siya. Kasi, I mean, malakas na yung loob ng kaibigan ko. Sabi sa'yo, mahihirapan ka eh. Malakas na yung loob ng kaibigan ko na manligaw dahil alam niya na yung babae meron ding gusto sa kanya. So, di ba? So, yun. So, hindi ka pwedeng manligaw pag hindi mo alam na may gusto sa'yo? Hindi naman. Pwede ka pa rin manligaw. Paano mo nalaman may gusto si Aubrey kay special natin? Sabi ng director. Pwede ka pa rin naman manligaw. Sinasabi ko nga nung una, ito, experience ng kaibigan ko. Kung ano kung ako tatanungin ninyo, hindi ako dadaan sa mga ganito. Hindi ako dadaan. Wala silang napapala sa'yo. Wala ka naman palang kwenta. Hindi, sinasabi ko nga lang based on experience ng kaibigan ko, hindi ako. Yung kaibigan mo na lang ipapuntay natin. Hindi, wag na. Medyo tinatamay niya yung special tatay. Oo. Dapat magpaalam ka sa mga kailangan. Baka dapat magpaalam ka muna sa gusto mong ligawan. Hindi, dapat alam na yun. Alam na yun dapat. Bago ka pumunta sa magulang, syempre. Dapat. Huwag kayo tatanga-tanga. Nagpaalam na kayo sa nanay. Marami naman kayo. Ano ba naman yan? Kailangan nyo ba? Kailangan nyo ba simula-simula kung ano yung gagawin? Baka naman pagdating ng honeymoon, tanungin nyo pa sa akin kung anong detalye. Tapos, so magpaalam ka dun. Siyempre, titignan mo, magpaalam ka dun sa babae. Tatanungin mo, gusto kita, siyempre, pwede ba ako maligaw. Pagkatapos nun, magpaalam ka dun sa parents. Okay. Pag nakapagpaalam ka na sa parents, nagsimula ka na maligaw. So number one.
yun. Number one yun. Siyempre. Pag nagsimula ka na maligaw, magpakatotoo ka lang. Huwag ka na masyadong yung bubola ka pa, tapos sabihin mo, anak ako ni ganito, tapos ganito yung ugali ko, okay ako, guwapo ako. Huwag ganun, magpakatotoo ka. Kasi eventually, kung seryoso ka dun sa babae, and sinagot ka niya, seryoso rin sa yung babae, kahit anong tago mo dun sa pinago mo nung una habang nanliligaw ka, malalaman at malalaman niya yun. Kung gusto mong fling-fling lang, hindi ka seryoso dun sa babae, hindi mo kailangan manligaw kasi hindi ka naman seryoso, di ba? Pero kung fling-fling lang yung gusto mo, yun. Pwede ka mag-ano, kung ang lahat ng anong gusto mo na pakita dun sa babae na panluloko, bahala ka sa buhay mo. Diba? Pero malalaman at malalaman niya pa rin yung kahit fling-fling. Kung seryoso ka sa kanya at mayroon kang plano na relasyon ng pangmatagalan sa kanya, magpakatao ka lang. Kailangan mapakita mo sa kanya kung ano yung strength mo, kung ano yung weakness mo. Mamalay mo, yung weakness mo, positive pala sa kanya kasi pareho kayo. Diba? O di ka, yung weakness mo, strength niya. So, magkakaroon kayo ng ano, compatibility, brad. Diba? Hanggang saan yung pagpapakatotoo? Ibuhos mo lahat. May mga sinasabi yung iba na kailangan magtira ka sa sarili mo, di ba? Pagka naghiwalay kayo, dapat meron kang pambangon. Meron kang natira sa'yo na hindi mo in-invest, nagagamitin mo para makabangon ka kapag ka naghiwalay kayo o nag-fail yung relationship. O hindi kanya sinagot. O kung hindi ka man niya sinagot. So, sa akin, kung ako tatanungin mo, ayoko nung ganun eh. Nag-umpisa pa lang kung seryoso ka sa babae, playing safe ka na. Diba? Kung seryoso ka dun sa babae, nilakasan mo yung loob mo magpaalam dun sa parents niya. Tapos, bandang huli, manliligaw ka na, hindi mo pa ibibigay yung 100% mo. Diba? Bali, wala naman. Kapag ka hindi ka niya sinagot, tapos hindi mo binigay yung 100% mo, pagdating sa huli, magsisisi ka. Dapat pala binigay ko lahat. Dapat pala binigay ko na sobra-sobra. Kasi kulang pa. Pwede ganun. Pag hindi ka niya sinagot at binigay mo yung 100% mo, at least hindi mo sisisihin yung sarili mo. Diba? Ngayon ako eh. Diba? Ibibigay ko sa kanya, pinakita ko sa kanya kung ano ako. Pag, siguro, hindi lang ako para sa kanya o hindi siya para sa akin. Pero at least, hindi mo pwede sisihin yung sarili mo dahil binigay mo lahat. Okay. Okay. So, nakailan na tayo? So, number one, paalam ko sa magulang. Yun, lagi yung kinakalimutan, lalo ng mga millennial, mga bata-bata ngayon. Mga text-text lang, pwede na. Tapos number two, magpakatotoo ka. Kapag ka nanligaw ka na, nandun ka mismo sa panligaw, sabihin nila, kailangan mo ng flowers, ng chocolates. Kung wala ka naman pambili ng ganun, paano ka bibili? So, pwede ka magpa-impress dun sa syota mo. Ay, dun sa nililigawan mo. Pero, kung ako tatanungin mo, huwag masyadong, kung hindi mo kaya na panindigan, huwag mo nang simulan. Ito, nung nagde-date kami dati. Eh, hindi naman tayo, di ba? Si, nakwento lang. Nakwento lang, pero nung iba na to, ito, i-mix. Okay. Nung dati, nagde-date kami dati, date yung sinabi ko, hindi pa nililigawan. Okay. Nung nagde-date kami dati, kumakain kami sa Jollibee, bihira pa yun, Brad, kasi wala akong pera nun. Diba? Sa Jollibee, kadalasan pahati kami. Pogi ko, diba? Eh kasi naman, nanligaw ka sa akin. Hindi ako nanligaw sa'yo, Nay. Huwag kang magsinungaling, ha? Edit, para hindi ko na-edit. Kasi ano yun, college ba? Graduating tayo. So, wala pa kami parehas trabaho. Actually, nag-OJT pa lang yata tayo. Nag-OJT tayo sa graduate. Actually, kahit nung... nag-OJT na tayo. Kahit nung may work na kami, pati pa rin kami. Kalitan, ikaw nag-ayaw, ikaw ang mag-ayaw. Ngayon, wala na, labo-labo na. Isa na lang yung pera namin, labo-labo. Pero hirap na hirap ako na. Halimbawa, sa Jollibee, lalo na pag-estudyante ka, wala kang pera eh. Mag-rely ka talaga dun sa baon mo, di ba?
Eh, syempre, yung baon mo, kadalasan, sakto lang yun. Eh. Wala kang pan-date dun. Eh. Wala kang panlabas. Pambilyar mo pa. No? Pambilyar mo pa. Hindi, hindi ako gumagawa sa bilyar. Alam mo yan, hindi ako gumagawa. Lagi sila nagbabayad pag nilala. So, kapag ka ganun, alam ginagawa ko, pag-iipunan ko yan. Halimbawa, sa loob ng isang linggo, kailangan kong, at the end of the week, kailangan namin kumain sa Jollibee. Isang buong linggo kailangan ko pag-ipunan yun. Minsan hindi lang isang linggo, dalawang linggo pa. Bago ko yung makakaya sa Jollibee. Kadalasan doon lang kami sa turo-turo. Yan, so magpaalam ka sa magulang, magpakatotoo ka, tapos, ano ba yun siya? 100%, no? Meron pa? Ano ba? Pumalay ko sa'yo. Hindi naman ako naliligo. kung sa akin, no? Kadalasan kasi, meron tayong mga tao na nagugustuhan na halimbawa first time natin nakita gusto ko yung tao niya. First time natin nakita liligawan ko yung tao niya. So kadalasan kapag ganun yung nangyayari, ang nakikita mo dun sa tao na nagustuhan mo is yung physical appearance niya. Diba? Physical appearance. Kaya ang suggestion ko, do hindi mo naman hindi ka makakapili kung talagang unang kita mo pa lang dun sa tao, tinamaan ka na agad, wala ka naman magagawa. Diba? Pero as much as possible, bago ka manligaw, kilalanin mo muna yung tao. Mas maganda, kung sa akin ha, kaibiganin mo muna yung tao. Risky siya, risky na kapag ka magkaibigan na kayo, mayroong mga ganung babae, kapag ka kaibigan na kayo, wala na, hindi ka na pwedeng tumapak dun sa boundary ng kaibigan eh. Dapat hanggang dun na lang kayo. Friend zone. Pero ang maganda naman dun, ang advantage naman dun, talaga makikilala mo yung babae na liligawan. So, habang nakakasama mo siya as friend, nalalaman mo yung mga positive niya tsaka yung mga negative traits. So makakapag-decide ka ngayon kung talagang gusto ko ba yung babae na yun o hindi. At the same time, malalaman mo kung magugustuhan mo siya, kung talagang desidido kang ligawan siya, alam mo na kung ano yung mga gusto niya, alam mo na yung mga ayaw niya. Halimbawa, sa mga lalaki, old school, bibigay ka ng flowers, bibigay ka ng chocolates. Diba? Eh yung babae pala na yun, since naging magkaibigan kayo, ayaw niya ng chocolates, so di kaya, allergic siya sa flowers. So, kung ako tatanungin mo, not, pwedeng MU, wala akong problema doon kung talagang na-fall din sa'yo yung babae. Walang problema doon. Pero kahit hindi kayo mag-MU, I suggest, kilalanin mo muna ang babae yung, kilalanin mo muna maigi yung babae bago mo ilatag yung baraha. Diba? Nakaapat na kayo, guys. Friends. Okay. Paano kung umpisa pa lang, ayaw ko nun yung friend? Kung umpisa pa lang, edi diretso mo na agad, pre. Idiretso mo na agad. Mahirap din naman kasi no, sa ibang mga tao, halimbawa, nakita mo yung babae, tapos makikipagkaibigan ka. Diba, out of nowhere. Dapat syempre, meron kang tulay. Meron kayong common friend, o kung ano man. Pag tulay, wala namin nadadali sa tulay. Pag tulay, wala namin nadadali sa tulay. Depende naman kasi yun. Halimbawa, ano, mas okay na kumuha ka ng tulay at ma-fall sa kanya kaysa naman na meron kang wala kang okay na yun. Teka lang ha. Mas okay na meron kang tulay tapos yung babae na nililigaw mapunta doon sa tulay. Okay lang yun. Kaysa naman, wala kang tulay, ikaw na dumiretso, binasid ka pa rin. Ang sakit doon, di ba? Hindi, at least meron siyang pinagpalit sa'yo. Kaysa naman wala siyang choice, ayaw ka lang yun talaga. Wala na siyang choice, ayaw pa sa'yo. Di ba ang sakit nun? Ayun kasi meron kang tulay, meron siyang choice. Ikaw, mag-isa ka na lang, wala na siyang choice, di ka pa sinagot. Ang sakit, di ba? At
least may masisisi ka. Oo, oh, diba? Yung tulay. Yung tulay kasi ahas eh. Uy, ahas eh. Diba meron ka masisisi ngayon? Kaysa talagang oh, ayaw niya lang sa'yo. Kasi, diba? Isa ay friend mo siya. May tumatawag po, sabi sa inyo. Ganyan yung kasipag eh. Tingnan mo. Ah, nag-shoot kami. So, ganun guys, no? Kapag manliligaw ka, magpaalam ka muna din sa parents. And then, magpakatotoo ka, ibigay mo yung 100% kung kaya mo, kaibiganin mo muna yung liligaw. Mas mapapadali sa'yo. Eh, konti nilang investment. Parang tinitingnan mo muna, di ba? Kapag ka naging kaibigan mo siya una, kailangan mo i-assess kung talagang okay ba siya bago mo siya ligawan. Diba? Pangalawa, malalaman mo na rin kung meron ba siyang feeling sa'yo o wala. So, di ba? Hindi ka na mamumuhunan. Di ba? Pag magkaibigan na sa'yo, ay ito yung mga gusto nito. Hindi ako papasa nito, hindi ko na lang liligawan. Tipid ka pa mo na. Ganun, pag feeling mo hindi ko sasagutin, hindi mo na siya liligawan. Eh, nasa yun. Sabi ko nga, di ba? Ang hirap mag-explain ng mga ganyan. Lalo na hindi ko pa na-experience. Diba? Hindi, ano yun? Joke lang yun, syempre. So, kailangan mong malaman kung ano yung gusto ng mga babae, ng babae na liligawan mo, tsaka yung mga ayaw niya. Kailangan mo rin siyang kilalaning maigi. Baka mamaya, nabigla ka lang. Hindi mo naman talaga siya gusto, nabigla ka lang. Dahil yun yan, nakita mo maganda. Nakita mo kumakain ng buhay ng manok. Para pag may kasabay ka. Pag meron kang kasabay. Ano? Wala yung apat na yun, pati. Wala ka naman. Sorry, ganun. Hindi, kung meron kang kasabay, ganun pa rin, magpakatotoo ka pa rin. Kasi yung kalaban. Kasi ang mahirap kasi yung ipipilit mo yung sarili mo doon sa isang tao tapos yung isa pala yung gusto niya, di ba? Di ba? Parang kaya mo, maligo kayo pareho eh, pareho nagkataon, parehong isang babae yung ano eh, yung gusto niyo eh. Di maligo kayo pareho. Tapos kung sino yung mananalo, no hard feelings. Yung babae pa rin naman yung mamimili doon. Yung inuungusan mo, hindi mo naman pwedeng sabihin na inuungusan. Siyempre, habang meron kang kompetisyon, diba, kailangan mo ipakita yung the best mo. Not necessarily na magpaka-plastic ka or masyado ka magpaka-bibo. Yung normal mo lang. Pero yung best mo ang gagawin. Yung totoong best mo. Meron ako dati yung tatay nito. Nung nagde-date pa kami. Nagde-date kami, kinukwento ng tatay niya sa akin. Nung nanliligaw daw yung tatay niya dun sa nanay. Pag bumibisita nung time na yon, merong karibal o merong kompetensya yung ano, yung tatay niya. Kapag pumupunta dun sa bahay nung nanay niya, yung tatay niya. Pag nagsasabay sila nung karibal niya yung isang nanliligaw. Mayaman eh, may kaya yung kabila. So ang ginagawa, ang binibigay dun sa kabila, sa isa, ano ba yan? Sarsi. Ano ba yung dati? Basta Sarsi. Ganun yung soft drinks na. Yung sa kanya, ang binibigay, sa tatay nito, ang binibigay ng lola niya, tubig. Kaya nung minsan, nung pumunta ako sa kanila, sinabihan ako ng tatay nito, kapag binigyan ka ng tubig, nung tita mo, tita pa tao, tita tsaka tita, yung binigay, pag binigyan ka ng tubig, dun sa isa, kasi may kasabay din ako dito eh, tapos dun sa isa, soft drinks, sabihan mo, bibigay ko sa'yo alak. Kapag meron kang kasabay na maligo, ipakita mo lang yung best mo. Huwag kang ipagplastikan. Huwag kang ipakita mo yung totoo. Ipakita mo yung the best mo. Ngayon, kapag yung isa yung nanalo, yung isa yung sinagot, okay lang, hindi mo kawalan yun. Diba, magiging masaya sila, magiging masaya ka. Malungkot ka, masasaktan ka. Oh. Pero kapag nagalit ka, ibig sabihin nun, selfish ka. Ibig sabihin nun, hindi ka talaga seryoso dun sa babae. Masasaktan ka, pero dapat hindi ka magagalit. Kasi pag nagalit ka ngayon, selfish ka, ayaw mo silang maging masaya. Aww. Ayaw mo maging masaya kahit yung babae. Kasi magagalit.
Dami. Una po, entro sa akin. Pasalamat po tayo sa kaibigan niya. So, wait. Rage special tatay. Pasalamat po tayo kay special. Oh, so, wala na. May natignan ka pa ba? Punta mo na eh. Okay. O, yan guys. Sabi natutunan kayo. Sana may. So, ilan yung ano natin ngayon? Subscribers? 68 o 69. Dapat pag napanood nyo itong ano na to, itong walang kakwenta-kwenta na video na to, dapat maging 69 o 70 na siya. 68 o 70. Kasi iwan lang kayo kung ano yung gusto nyo itanong. Medyo, yung ano naman, yung medyo nandun naman sa mga intellectual na tanong. Oo, yung mga nandun naman sa line of ano ko, experience ko, parang ganun. Kasi yung panliligaw, yung trabaho, tatamad sa trabaho. Yung panliligaw, hindi ko naranasan. Yung tinatamad sa trabaho, hindi ko rin naranasan. Di ba, ang hirap? So, yung maayos naman. Next time, discuss natin, ano yun? Paano maging pogi? Paano maging, yung mga ganun. Paano maging pogi na hindi mo alam at hindi mo mga tao na kapalit. So, yung mga ganun tipo. Oh, sige na. Diba? Babay ka na. Alam mo, kukuhasan pa tayo subscribers. Okay guys, bye-bye, see you soon, thank you for watching, don't forget to subscribe and like this video.